Hello po. Ayan na. Ingin na mabata eh. I'm the super bobo. Don't believe. So ayan, ready na ba? Naririnig ba ako? Yes. Okay. magandang hapon dito sa ano, sa Kuwait. Magandang gabi sa ano, sa Pilipinas. Kumusta po kayo? So bago po tayo magsisimula. So mag-opening prayer muna po tayo. Kukuha po ako ng mag-prayer. Si ano po? Si Apheli. Pwede ka po ba mag-prayer? Okay na po. Okay na po at umpisa na po. Apo. O, sa ngalan mo ng mga Espiritu Santo, Lord, maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon, na muli mo naman po kami pinagkatipon, Panginoon. Na sana po mamuna po kayo sa amin, sa OVP na gathering po namin ito ngayong gabi. Lord God, kayo po, ipuin po ninyo ang bawat isa sa amin. At mapayapa po mapatapos ng public gathering na ito. Lord God, gabayan po ang bawat isa sa amin, Lord God. At ganun din po, Lord God, ang aming mentor magsasalita dito sa OBP kung ngayon ba dito, Panginoon. Udyukan niyo po siya, Panginoon, sa ating Espiritu, Panginoon, na marami po siyang learning na mga ituro po sa amin na isa po sa isipan namin at makapuro yan yung lugar. Lord, maraming salamat sa pagyayang bibigay mo sa amin sa araw-araw at kayo po lagi God, ang gumagabay sa amin at pagkalooban niyo kami ng maraming blessing at ganun din po Lord God maraming hilpa po niyo ang alam na naman business partner po namin Panginoon. Dadaan po kami Panginoon. Kung paano po Panginoon na mumpisa ang handa na po sa kulay hati Panginoon. Lord, maraming po salamat. Okay, thank you, Lord. Nawala si Ma. Ayan. So, bago muna po tayo mag-umpisa, magpapakilala muna po ako no sa mga hindi pa nakaka-ano sa akin. So, ako nga po pala si Norma Valeriano. Isa po akong OFW dito sa Kuwait. At the same time po, ito pong business na to, ginagawa ko lang pong part-time lang din po para kahit pa paano is meron extra income, di ba po? Kasi hindi naman po habang buhay na naandito po ako sa Kuwait. At hindi naman po habang buhay is malakas po tayo at may trabaho. Kaya kailangan po natin i-safety din yung ating savings. Okay po. Ang dami pala natin ngayon. Shout out nga po sa ano, sa mga naandito sa Zoom. Salamat po kasi naandito kayo, naka-attend po kayo kahit ano, di ba po? Shout out nga po kay Tita Dolores,
Lagi po yan nandito sa ano, sa meeting natin. Di ba po? Welcome po. Kay Eric Baron, kay Alma Raquesa, kay Alan Sibugan, kay ito rin po yung guest natin na lagi din po nandito, si ano, si Sir Nestor, di ba po? Yung co-founder natin na si Mary Ann Velo, at saka yung guest po natin, soon to be business partner, na si Alan Sibugan. And then, yung founder natin na si Ramon Velo, si Feli Greso, and then Annalyn Copian, Evelyn Higaloni, Maribel De Castro, Salvi, ito yung ano natin, bagong team natin dito. Si Salvi Amparado, at saka si, yung guest natin, si Hasmin. Okay? So, meron po akong babasahin na ano, may hindi ba ako natawag? So, yan. May babasahin po akong ano, no, mga rules natin, no? So, up, Marian. Ayan. Ayan po yung mga Zoom rules and ethics po natin. Unang-una po, mag-rename po tayo. Pangalawa, make sure na convenient ang place mo. Hindi maingay. Teka lang. Hindi maingay at palipat-lipat ng pwesto. Bawal nakahiga, walang damit o nakasando at natutulog. Siguraduhin nakamute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Make sure na connected ang audio. Bawal ang naka-off cam as respect sa speaker. Tapusin ang Zoom meeting, training, or gathering. Kung dalawa kayo sa bahay, ayan, nakahabol si JR. Kung dalawa kayo sa bahay na naka-connect sa Zoom, keep distance or mas maganda naka-disconnect ang audio ng isa at avoid echo, di ba? Keep bridging sa chat rooms. Bring notes and pen, 'di ba? Yan po yung mga Zoom ano natin, rules and ethics po natin. So, bago ko po ipapakilala yung ano natin, presenter po natin. Shout out kay ano sa nakahabol, kay JR Gisada. Okay? So, ito na po yung ating ano presenter. Siya po ay team ng ano ng Hotshot. Siya po ay napakaganda at napakaputi. At napakabait. Ayan na po. I-welcome ko na po siya, no. Siya po ay si Maribel Sibugan po. Welcome po. Ayan, thank you po, Ms. Nerma Valeriano, sa magandang host natin ngayong gabi. Magandang gabi po, magandang umaga, at good afternoon po sa lahat na nandito, sa lahat ng mga participants po, lalo na po sa mga bago natin, sa mga guests natin ngayon. Magandang gabi at welcome po sa inyong lahat. Siyempre, una po, magpapakilala po muna ako. Ako nga pala si Maribel Sibugan, former kasambahay po ako, isa rin po sa nagtiwala at sumubok sa napakagandang sistema ng Savior Power Force System. Siyempre sa mga bago po, open mind and open heart lang po tayo sa pakikinig dahil siyempre marami tayong matutunan dito. Okay po. Ma'am Mary, please. Pax, share screen po. Okay po, magsimula na po ako sa ating...
Game, ayan. Okay. Welcome po sa ating OBP for tonight. Online Business Preview. Savior Power Pool System. Authorized distributor of unlimited network opportunity international. Ito po ay isang ang Savior Power Pool System ay isang saan kumbaga ito po ay isang work at home na pwede kang kumita at the comfort of your home. Next po up. At siyempre mayroon din tayo, nandito yung mga board of directors natin. Si William Barbo yung ating president at si Herbie Chuang ating vice president. Si Sir Oliver Chua, yung ating COO. Next po. And syempre, mayroon din po tayo ng mga certificate and legalities po. Ito po yung mga certificate na nagpapatunay po na tayo ay 100% legal sa ating ginagawang negosyo. Approved tayo kagaya ng FDA, DPI, halal para sa mga Muslim at siyempre certified po tayo sa ISO. Next po. At siyempre, hindi lang tayo nagko-cooperate dito sa Pilipinas, pati na rin po sa ibang bansa, kagaya ng Hong Kong, Dubai, Abu Dhabi, KSA, at kung saang bansa pa po, marami tayong mga international cooperation na sa ibang bansa. Next po. At siyempre, makikita din po tayo sa mga advertisement po sa TV kagaya ng Vice Ganda, Go Negosyo, ABS-CBN, GMA, at marami pa po ang iba. Next po. At yan, kung makikita nyo si Manny Pacquiao, siyempre isa din po siyang member ng Savior Power Pool System. Siyempre marami nga siyang pera. Nagtiwala din at sumubok sa Savior Power Pool System. At siyempre naging endorser din po siya ng company natin. Kaya legal na legal yung company natin na nagpapatunay na nagpapatunay na itong ginagawa nating negosyo ay super 100% legit. At yan, mayroon tayong starter package. Package 1 na nagkahalaga ng 89998 po. Na kumbaga mayroong pag nag-avail po kayo, syempre mayroon po itong product na kapalit kagaya lang po nag-change brand lang po kayo pag bumili kayo sa labas ng toothpaste, sabon, ganyan po siya. At syempre mayroon po siyang free groceries worth of 9,500 pesos. At may syempre mayroon din po siyang family insurance na 120. And then syempre lifetime product discount po up to 30 to 50% na po siya. And syempre mayroon din na online account na kung saan mayroon kang sarili mong password. At free training din po para sa mga bago kung
kung sa na pwede ninyo po ito matutunan lahat na pasikot-sikot ng negosyo doon nyo po pag free lang po siya. Next slide. And then, syempre, transferable account din po siya. Pwede mo po siya maipamana sa iyong mga anak or kamag-anak po. And lifetime business, no expiration. Na, syempre, pag lifetime business, no expiration, kung baga, kung pag nagpahinga ka at pwede kang bumalik, pwedeng-pwede po kasi no expiration. And then, mayroon din tayo travel incentive na kung saan pwede po mag-travel kung saan kasi bigay lang po ni company na free po. Next up. Register online. Ito po yung register po kayo sa online, mayroon po kayong sariling account at password na kung saan pwede nyo po makikita yung lahat ng mga kita nyo or mamonitor nyo dito yung lahat ng sales nyo po. Next po up. Ayan, punta na tayo dito sa ating distributor. Number one is direct sponsor. Yung gagawin nyo lang po is mag-refer kayo ng kakilala nyo o kaibigan. At syempre, share din po sa FB. And then, halimbawa, ikaw yan, mayroon kang sa left na friend A na napasali. So, magkaroon ka ng 1,250. And then, pag mayroon ka din isa sa kaliwa, so another 1,250 po. So, mayroon kang bonus na 2,500. 10% lang po yung gagawin mo. 90%. Siyempre, yung mga mentor na po, yung bahala na magpapaliwanag sa mga kakilala mo o kumausap, pag sumali, 100% sa'yo yung kita po na 2,050. And then, mayroon tayo tinatawag na pairing bonus. Yung pairing bonus naman po, halimbawa, mayroon kang isa sa right, and mayroon ka ding isa mayroon kang isa sa left plus one sa right, so equals pair. Halimbawa, ikaw yan, mayroon kang napasali na 1 to 5 na fair, so magkakaroon ka ng 500 pesos. And 6 to 10, mayroon kang bonus na 1,000 pesos. And 11 to infinity, so ulanin ka ng 1,515 po. Yan po yung fairing bonus. Next po, dito po tayo sa halimbawa po, siyempre yung gagawin mo lang, mag-refer ka lang ng 4 na katao sa first month mo. So mayroon ka na sa mayroon kang first sa left and right. So magkakaroon ka ng 1,515 sa kada tao. So equals 5,000 plus mayroon dahil may pares ka. So mayroon kang bonus na 1,000 each sa kada pares. So mayroon sa first month mo, mayroon kang 8,000 na income. Sa second month, syempre, yung mga na-refer mo, syempre, hindi din po sila papayag na wala silang mapasali. So, mayroon ka sa left na 8, and then mayroon ka sa right na 8. So, magkakaroon ka ng income na 12,000 sa second month. Sa third month naman, syempre, ganun din po sa same lang din po. Yung mga kakilala mo,
yung hindi mo na sila kakilala, maghanap din po sila ng mga friend nila na mapasali. So magkakaroon ka ng 30 to sa left at 32 sa right. So magkakaroon ka ng income na 48,000. And then sa fourth month mo, syempre ganun din po, same lang din po sa ginawa ng yung same lang yung ginawa nila na mag-refer at mag, kung mamapasali, magkaroon ka ng 128 sa left at 128 sa right. So magkakaroon ka ng income na 192,000 sa fourth month. And then next, sa fifth month, syempre, ganun din po sa, same lang din po sa mga ginawa ng nauna na na-refer mo na mga hindi mo kakilala, hindi sila papayag na, hindi sila mapasali. So, mayroon kang 512 sa left at 512 sa right. So, magkakaroon ka ng income na 450. Dahil allowed lang po tayo, mag-allowed lang po ng 10 per si company. So, sa yung 15,000 times po natin sa 30 days, so equals 450,000 a month. Yan yung tinatawag na safety net. Dahil syempre, yung company, mayroon din siya kikitain. And then royalty bonus. Yung royalty bonus naman may 3% po na discount sa mayroon kang 3% na income sa direct mo. Halimbawa po yung napasali mo ay kumita ng 100,000 sa left at 100,000 sa left. So magkakaroon ka ng 6,000 na income. Okay. Number 4, mayroon tayong tinatawag na yun ni level bonus na 30% up to 50% lifetime discount sa products. Ganito po yun. Halimbawa, yung may mga tao ka na sa left and right mo na 50, so equals 100 na katao, syempre, bibili sila ng mga product na worth 1,000 po. Syempre, magkakaroon ka ng 29% doon. So makaka-receive ka ng income na 29,000 na papasok sa account mo. And then next po, may tinatawag tayo na spillover. Kung saan kung mabilis kang mapasali, mabilis ka rin kikita. Halimbawa, ikaw po yan. At syempre, nasa taas mo yung sponsor mo na nagpasali sa'yo. And then, sa taas niyan, mayroon naman yung mentor mo. Syempre, sila din, or kati mo, mayroon silang mga tao na mayroon na sila kani-kanilang mga tao. Syempre, pag may napasali sila sa print A, so ilalagay lang po sa left mo. Kagaya din po ni mentor mo, pag may napasal na bago si print B, ilalagay din po sa left side mo. And then, kapag may napasali na bago, ilalagay din po sa left side. Ang gagawin mo na lang, syempre, pag-refer ka ng friend mo, pag napasali mo, sumaya magkaroon ka ng 1,250. Dahil may Paris yun, so mayroon kang bonus na 1,500. Ganon din si friend B, dahil napasali mo si friend to, mayroon ka ding 1,250.
Christy at si Francie. So, nagpares po sila. So, mayroon ka din bonus na 1515 po. Ganyan yung spillover. At syempre, mayroon tayo na mga product na kagaya ng Basic 5, Wellness 6, Whitening 4. And Wellness 5, Wellness 2, Wellness 1, Wellness 3. Ito yung mga product na next po. Siyempre, meron tayo mga upgraded account. Mayroon tayo tinatawag na starter package 1 na 89998 na kung saan mayroon kang maximum potential income na 450,000. Next, syempre kung gusto mong mayroon din na standard package 2 na nagkakahalaga ng 35,992 na mayroong maximum potential potential income na 1.3 million. Sorry po. And then, mayroon din tayo tinatawag na professional package 3 na nagkakahalaga na 62,986. At syempre may maximum potential income siya na 3.1 million. At kung gusto mo pa yung malaki na gusto mong malaking kitaan, mayroon din tayong tinatawag na business package 4 na nagkakahalaga ng 134,970 na may maximum potential income na 6.7 million. Ayan. Don't be afraid, just believe. Mark 5 verse 36. Magtiwala lang po lagi tayo at maabot natin yung mga pangarap natin. And then be a part of our growing team, Save Your Power Core System. With God, all things are possible. Kaya lagi tayo magdasal at magtiwala kay God dahil makukuha at maabot natin yung mga pangarap na gusto natin abutin. Yan lang po, tapos na po ako. Thank you po. Back to you. Ayan, napakagaling ni Maribel Subugan. Kaso kinakabahan lang tayo. Ayan. So, mayroon po tayong ano na si nakahabol pala si ano, si Gerson Almonica. Okay. So, bago po tayong teka lang. For closing advice naman po ay nandito po si ano si yung founder natin na si Ramon Velo po. So yan, hello, good evening. Good evening sa lahat. Welcome sa lahat nandito sa ano natin online business preview. Yan, shout out pala sa aking pinsan na si Sir Gerson Almonicar. Grabe, napaka-pogi niyan. From ano yan, Isabela. So, ingat ka dyan, lagi dyan na insan. So, trabahoin natin to para sa family mo. Tama, and then welcome sa lahat ng mga nandito, ng mga bago. And then sa aking new directs na si Ma'am Salve. So, laban lang tayo dyan sa Hong Kong, Ma'am. So, lahat ng hirap ng pinagdadaanan natin ngayon, so kaya natin yan. Tama, kasi lahat ng struggle sa buhay, so pag once na trinabaho natin, so malalagpasan natin yung mga hirap. Kasi dito naman sa business natin, unang-una, parang sa trabaho lang din natin. So pag pumasok ka, may sweldo ka. Tama, so pag dito naman trinabaho mo, so may sahod ka din. Tama, kaya kaso nga lang, ikaw ang nasa kamay mo kung ano yung gusto mong kitain kasi
Dito unlimited tayo. Anytime kung gusto mong kitain ng kalahating milyon, pwede. Tama? So, and then congratulations din pala sa bagong direct ni ano ni Ma'am Maribel Sibugan, si Sir Alan. Bukas matutuloy na yung ano niya, yung pang open ng accounts niya. Sir, yung gawin natin habang bago ka, so bombay natin yung accounts mo. So trabahuin natin kasi unang-una lahat ng mga kakilala niyo diyan pwede natin i-invite. So, kaysa naman na ma-invite ng ibang grupo, so at least ma-invite mo na lang. Tama kasi marami tayo dito sa business. Ang kagandahan, dito naman sa grupo natin, so tulungan tayo. Tama, so hindi nyo naman gagawin mag-isa, so andito kami. So, tatrabahuin natin. So, welcome sa lahat ng 17,000 participants natin. So, biruin mo, 17,000 tayo ngayon. Tapos pag umabot tayo ng ilang araw, 1:1. So dadami at dadami pa tayo. And then humabol pa si Sir Ryan. Si Ryan ba ito? Yan, si Ryan Pataguan. Diba? Kung si Sir Ryan nga, government employee, so army siya, nagagawa. Diba? So what more pa kaya tayo? Diba? Kasi unang-una, kung sa hirap ng buhay, alam niya ni Kuya Gerson yung buhay namin sa Bicol. Kasi hindi naman kami mayaman, 'di ba? Hindi naman kami gaano mayaman. So kung sa mahirap, nasa pinakailalim kami, mahirap na mahirap talaga. Tama, kaya sabi ko, wala namang mawawala kung tatrabahuin natin 'to kasi dito sa business natin, may chance ka talaga na pwede mabago yung buhay mo or pwede ka talagang kumita ng malaki. Yan. So, my name is Ramon Belo. So, company driver po ako. Founder ng Team Gold. So, hits top earners and hits saviors top earners. Tama? So, yan naman. Mga words ko na yan. So, ginawa ko lang. So, kaya lumabas, trinabaho lang. Yan. Kung sino nag-invite sa akin, nag-invite sa akin dito si Abdisel. Yun yung mentor ko dati. Tama. So ngayon, nagme-mentor sa akin si Sir Mark Polmano. So noon that time, kung makikita mo, so ang papayat namin dyan kasi wala pang ganong kinikita. Diba? Kung sa achievements lang naman, meron na rin tayong mga nakuha ng mga awards. Tama. So na-awardan din tayo ng yan, na top 1, so top 2, top 3, so top 5, so iba-iba. Diba? Top 8. Diba? So iba-ibang awardings yung mga nakuha natin. And then awardan na rin ako ng 100K club and then 15 headers club. So sa mga nandito, sa hindi pa mga 15 headers, so i-goal nyo. Kasi unang-una kayo rin naman magbe-benefits niyan. Kasi kung gusto mo ng maraming brands, kagaya ng Jollibee, diba? Pag maraming brands, diba? So mas malaki yung chance na pwede mong kitain. Kasi dito 15 brands ng accounts ka para ka lang may Jollibee na 15 brands. 'Di ba? So nag-start naman ako niyan, so isang account kasi nung na-invite ako dito, unang-una nga 8998 wala naman ako. Tama, so kahit itaktak mo po ako, walang lalaglag na barya. 'Di ba? Kaso nga lang sabi ko, doon ko na realize, sabi ko sa tagal ko na nagtatrabaho, hindi ako makapag-ipon. So paulit-ulit lang yung ginagawa ko. So yung dadadagdag lang sa akin edad. Tama, ang reality pa, kahit anong trabaho ko, kahit anong trembling ko sa trabaho, yung company ng boss ko or yung negosyo niya hindi naman may papamana sa akin. Tama, kaya sabi ko, nag-decide ako na sabi ko, i-try ko lang, wala namang mawala kasi unang-una dati na talagang wala eh. Wala nang sabi ko, malay ko ba nito kung magkaroon ako? So sinubukan ko lang din. Tama, so kaya na hits ko yung 15 accounts. Ang ginawa ko naman dyan, so pinaikot ko lang din naman siya. Pakabili ko ng isang product, so bumili ulit ako ng panibago nung naibenta ko yung mga product. So paikot-ikot ko lang. Tama, kaya nakuha ko yung 15 accounts na yan. So kung sa kinikita ko rin, so mayroon na rin kinikita kahit pa paano. Ayan, siyempre iba-iba naman yung income, 'di ba? Sa nakapasok ako ng top 10, so kumita ako diyan ng nasa
isang buwan ko ng 50,000. Tama, so kumita din ako ng 60,000, 29,000. So iba-iba. So 2,000, 9,400, so iba-iba siya. So total income ko na rin. So nung nakaraan niyan 188,837.67. Pero ngayon yung kung ito total ko talaga yung income ko, so 6 months pa lang pa ako, kababalik ko lang din. Nasa 200 plus na rin po. Kaya yun yung goal din namin na baka December kung swertehin pa, kasi si Lord andyan naman eh. Baka ilabas ko rin yung sariling sasakyan na pwede namin ma-drive pa Bicol. Tama, kasi mas masarap kasi na halimbawa na mailabas ko yung resulta ko, kasi yung goal ko naman, lahat ng mga downline ko na ibang bansa, pag once na mangailangan sila ng service, so meron kaming magagamit dito sa Pilipinas. Kasi sa ngayong panahon na to, pag once talaga na galing kang ibang bansa, pag once na uwi ka, so kailangan mo talaga ng sasakyan para hindi ka hassle sa pagbiyahe. So hindi ka mag-ano-ano sa mga tao. Kasi ngayon, di ba, meron tayong pandemic, so kailangan talaga ng mga distance. So pag once na meron akong mga downline, pag once na ilabas na namin yung sasakyan namin na resulta ng Team Gold, so ano yan, sa atin lahat yan. So kumbaga, tulungan tayo. Tama, kasi dito sa business natin na unang-una, ang goal naman natin, lahat tayo umangat. Tama, kasi sa labas, pag once na umaangat ka na, so hihilahin ka pababa ng mga taong negative sa labas. Kasi nakikita nila eh, na ayaw mo sila, na ayaw nila na masapawan mo eh. Diba? Kaya yung gawin mo lang, so huwag kang makinig sa kanila. So yung gawin mo lang, tuloy-tuloy mo lang. So lumaban ka para sa pangarap mo, hindi para sa pangarap ng family mo or sa anak mo na lang, gawin mo to. Tama, kasi ang hirap sa labas. So sa labas, so ilang aabutin mo ng ilang years, 'di ba? Kung empleyado lang tayo, samantala ang naiipon lang natin na kumbaga sa OFW resibo. Tama, sa amin naman dito sa Finas payslip. Tama, so kaya yun yung ano natin, DPSY natin na makaalis tayo sa trabaho and din makapag for good tayo sa Pilipinas na may sarili kayong business. Tama, kasi ang dali, ang sobrang dali na lang ngayon sa online, kasi unang-una hindi na kagaya dati ng offline na pupunta pa kayo ng office na maghihirap pa kayo magdadala ng tao. Tapos pagdating dun, delivery mo ng pamasahe, papakainin mo pa. So wala nang hassle ngayon kasi through online lang, kahit saang bansa ka, pwede nating kausapin yung mga tao na kakilala mo. Tama, kasi kung ayaw sumali, okay lang, kasi di naman natin pipilitin yung mga ayaw. Tama, so makaka-realize din yan pagdating ng time na mag-retire sila sa trabaho na hindi nila ginawa. Kasi yung mangyayari, kaysa na magsayang ka ng sabihin mo, ay sayang, dapat ginawa ko. Dapat hindi ganun yung ano natin. So dapat trabahuin natin, kasi dapat ang masasabi mo, buti na lang na ginawa ko to. Kasi mahirap yung manghihinayang ka, kasi nagsisisi sa uli. Wala naman nagsisisi sa una. Diba? Kaya sa akin lang naman, bilang mentors ng Team Gold, so siyempre may iba-iba tayong linya rito. Lahat naman dito na mga ka-business partner natin. So ito namang business natin, kailangan natin talaga trabahuin. Tama, sa mga bago na nandito, di naman namin kayo papangakuha na kinabukasan mayaman na, kasi wala namang ganun. Tama, so magtaya ka lang nga sa luto, swerte mo kung manalo ka, kasi swerte mo pa kung tamaan ka nag-inlat. Tama, kasi sa luto, ang ilang numbers yung tatayan mo, 6. Diba? So siguro ko makaabot ka ng 1,000,000 katataya, baka hindi ka pa tumama. Diba, eh dito minsan ka lang tataya, pero pag once na dumami yung organizations mo, araw-araw katatama. Diba, yun yung kagandahan rito. At saka ang nabaano natin dito, yung time at saka panahon. Tama, na lumilipas. Diba, kasi kung ilang taon ka na ngayon, so wala to sa edad or sa ano, so kaya pa yan. May pag-asa pa tayo. Diba, kasi dito nga, yung ibang ang mga kagrupo natin, 2 to 3 years and 4 years, 5 years, nakukuha nila eh yung mga goal nila sa buhay. Kaso nga lang, siyempre trabaho talaga. Kasi hindi ka naman dito nagtatanim ng munggo na kinabukasan, togi na. Tama, siyempre tinatanim natin mangga, kasi yung mangga, pag namunga yan, so lifetime ka na lang magkukuha ng mag-harvest at mag-harvest ng bunga.
So, gagaya din dito sa atin. Tama, sa una, siyempre, mahirap. Wala naman madali sa una eh. Diba, siyempre, pag nagawa ka ng bahay, siyempre, sa una, huhukayin mo muna yan. Diba, so hindi mo naman pwede na mabilis na gumawa ka ng bahay, kinabukasan, tayo na agad. So, pag binagyo yan, sira yan. Kasi madali yan na trabaho. So, hindi nakaplano. Tama, so mas maganda pa rin na nakaplano pag nagpapagawa ka ng bahay. Kasi pag once na natayo yan, yung pundasyon yan, kahit anong-ano yung matibay. Tama, kaya kagaya din dito sa business natin. So sa una, siyempre mag-isa ka pa lang. Kung paano ka dadami, siyempre mag-i-invite at mag-i-invite ka ng mga tao. So hahanap ka rin ng kagaya mo na pwede natin tulungan. Kasi dito, yung in-invite natin, yung may mga pangarap sa buhay na pwede nila trabahuin talaga at saka pagtulungan natin. Kasi sa labas, pag pinag-usapan mo sa katrabaho mo yung pangarap mo, wala, tatawanan ka lang. Sabihin sa'yo, nababaliw na siguro ito. Pangarap-pangarap. Kasi yung sa labas, pag empleyado ka, yung pinag-uusapan lang doon, kinsenas, katapusan, sahod. Tama. Pagkasahod, sa sahod na naman ako bukas. So, puro lang pong bayad to. Sunod na araw, ganun pa rin. Ganun lang yung mga pinag-uusapan. Tama. Kaya, siyempre, dito sa business natin, so, iibahin natin yung sistema pag once na kumita ka ng malaki. So, dapat yung gagawin mo, ikaw na yung magpuputol dyan sa pinagkakatrabahuan mo pag kumikita ka ng malaki. Kasi yung kinukuha natin, yung ano eh, time freedom, yung ikaw yung may sarili kang, yung walang ano sa'yo, walang sisita sa'yo, walang ano sa'yo na boss, walang papagalit, so walang, di ba? Kasi pag sa trabaho, di ka makagalaw. Pag yan si boss mo, susunod at susunod ka talaga. Tama. So, bakit mo to kailangan magnegosyo? Tama. Kasi, unang-una, hindi tayo mayaman at hindi tayo pinanganak na mayaman. Diba? So, swerte mo kung ikaw mayaman na nandito, pero ako na nagsasabi, kahit mayaman ka, pag once na pinahawa ka ng ganyang pera na hindi ka marunong, make sure ako mabilis maubos yan. Tama. Kasi kung wala kang knowledge sa pagbibusiness, so, puro ka lang ano ng hano ng pera. So, hindi mo may ano yan. So, number two, hindi habang buhay kaya mo magtrabaho. Tama? So, syempre, hindi naman tayo pabata. Tama? So, nagkakaedad tayo. Tama? Kaya nga lang, so, sa ngayon, habang bata ka pa or kaya mo pa talaga, malakas ka pa, so, hindi ka naman naalis dyan sa trabaho mo, idadagdag mo lang to. Tama. So, idadagdag mo lang siya kasi pag once na kumita ka ng malaki, so yan, may chance ka na pwede ka na umalis dyan sa trabaho mo. Diba? So, number three, darating ang time, maghahanap ka ng mga bagay na wala ng tulad, na wala sa'yo tulad ng bahay, kotse, savings. Tama. So, pag once hindi mo to ginawa, nag-empleyado ka lang, make sure ako maghahanap ka ng mga bagay na ganyan na. Siyempre, pag once nga sa employment, sasakyan nga, hirap tayo kahit susi nga, di ka makapagbili. Kasi ang sahod natin, puro lang pambayad sa utang, sa bills, di ba? E paano pag emergency pa? So, kailangan natin na may savings. Kasi huwag ka pumayag na darating sa'yo yung emergency na wala kang maibibigay or wala kang savings na may hugot. Kasi, siyempre, hindi naman natin alam yung buhay ng family natin, di ba? Pag once na nagka-emergency, so that may savings ka na makuha na may babayad sa ospital. Kasi sa ospital ngayon, sobrang mahal. Tama? So kahit anong mahal yan, basta buhay ng tao, kailangan gagawan mo talaga ng paraan. Di ba? So kagaya din dito, isipin mo na lang to na emergency din. So pag once na nag-open ka ng accounts mo, etong pera na inopen mo, yan din yung magsasalba din sa family mo pag once na kumita ka ng malaki. So, savings mo lang yan. Tama? So, so yan. So, may pangarap ka para sa mahal mo sa buhay. Tama? Ano ba yung pangarap mo sa mahal mo sa buhay? So, yung gawin mo, DPSY mo na lang yung anak mo or yung nanay, tatay mo, di ba? So, huwag ka pumayag na mawawala sila so hindi mo man lang may bibigay yung gusto nila or mapapasaya. Di ba? Pag once na kumita ka ng 100,000 to 200,000,
Diba? So, kaya naman yan eh. Basta tinatrabaho mo eh. Diba? So, pag once na kumita ka ng ganun, oh, bigay mo kay mama mo 50 mil. Diba? O, pambili ng ulam. Diba? 50 mil kay papa mo pang inom. Diba? So, yung happiness niyan, baga grabing tuwan-tuwa sa'yo yan. Tama kasi niya sinasabi, money, we can buy happiness. Pero pag may pera ka, nakikita mo yung happiness nila na may, ma, parang ano ba, yung parang iba sa pakiramdam na naibibigay mo yung gusto nila na samantala dati na hindi ikaw yung nakakapagbigay. Kasi pag once na sa probinsya ka, di ba, pag makikita mo magulang mo, pag doon ka nagtatrabaho, siyempre kulang na kulang yung sinasahod. Tama, kaya yung nangyayari lang sa atin doon, pag once na nasa probinsya, siyempre runner tayo. Tagabili ng yelo, yan, tagahugas ng tagano. Di ba? So ganun yung mga trabaho lang pag sa probinsya. Tama, it's unlike na mayroon kang business na ikaw yung nakakabigay. So masarap sa pakiramdam na ganun, na ikaw na yung nagbibigay sa kanila. Tama, so huwag ka matakot magsimula ng business mo. Tama, ang katakutan mo ay magtrabaho ng 30 to 40 years para sa ibang tao. Tama, so ito, reality, totoo talaga. Kasi unang-una, panay trabaho tayo, di ba? Para sa mga boss natin, sila lang ang yumayaman, di ba? Kahit anong gawin natin, so hindi sa atin ipapamana yung company na ano natin. Tama, kasi reality naman talaga eh. Tama, so yung gawin mo lang talaga, habang nagtatrabaho tayo dyan, so isisingit mo tong saviors. Hindi ka alis sa trabaho mo. Pero pag kumikita ka na ng kalahating milyon, so pwede ka na umalis. Diba? So yan. So walang magmo-motivate sa'yo. So kung hindi ang sarili mo. Tama? So hindi magmo-motivate yung kapitbahay mo. Hindi magmo-motivate yung mga kaibigan mo. Diba? Sarili mo. Kasi unang-una dito sa business natin, wala kang ibang kalaban kundi sarili mo din. Wala kang ibang kakampi kundi sarili mo din. Pero yung mentors mo andyan yan. Lagi lang naman nakaano sa inyo yan, nakaantabay sa inyo yan. Pero syempre, habang na nagbi-business kayo, so kailangan nyo din mag-step up at mag-step up. So yan, nasa kamay mo ang pagbabago, kaya mo basta talagang gusto mo. Tama, andyan naman sa kamay mo yung susi. Tama, ikaw na lang talaga yung magtatrabaho kung ano ba yung gusto mo sa buhay. So, hindi pwede naman yung kapitbahay mo yung magbigay ng pangarap mo. Hindi naman pwede yung kumpare mo yung magbigay ng kutsi mo. Hindi naman yung pwede yung magbigay yung tropa mo ng savings mo. Kailangan sarili mo talaga. So, kaya naman yan kasi dito sa Savior's Power Pool System, lahat naman nagagawa. Kasi lahat ng pinaka-mentors natin, kita mo naman yung mga resulta talaga. Tama? So yan. With God, all things are possible. So si Lord, lahat ng imposible, nagiging posible. Tama? Kung gusto mo magkakotse, kaya yan. So kaya mong kunin yan dito. So pwede natin trabahuin yan. Tama, kasi si Lord, andyan lang naman lagi sa'yo yan. Kasi pag once nagpipray ka, yung hinihiling mo, yung kotse mo, totally gawa na siya. Yung savings na gusto mo, andyan na yan. Yung bahay na gusto mo, andyan na yan. So ikaw na lang yung inaantay na magtrabaho niyan. Tama? So yan. So tapos na ako. Balik na ako dyan. Shout out din pala kay Ma'am Jasmine. Ito pa, nagtatrabaho din to sa ano, sa Revisco. So soon business part din natin to. Diba? So, yun lang naman. Thank you sa mga nag-attend. So, ang gawin nyo lang, laban lang tayo sa buhay. So, wag lang kayo sumuko. Kasi nag-i-start pa lang tayo. Wala pa tayo sa ano. Wala pa tayo sa finish line. Diba? So, lahat tayo na nandito. Marami tayong pagdadaanan. Pero, pag once natulong-tulong tayo kung ano ba yung dapat gawin. So, makukuha natin yan. Kasi kailangan ngayon, madiskarte ka. Hindi pwede yung sobrang galing mo. Hindi pwede yung sobrang dami mong alam. Kung mahina ka sa diskarte. Tama? So,
Shout out up kay Inet. Sino yan? Meron pang bago tayo dito na hindi ko na shout out. Walang bago dito eh. Si Sir Gerson lang yun nandito. Almonicar. Si Sir Alan. Si Ma'am Jasmine. Yun lang. So yan. So bago tayo maghiwahiwalay, ano muna tayo? Sign to muna tayo ng 4. Picture muna tayo. So yun lang naman. Ingat kayo lagi dyan. Take action tayo. So lahat ng bagay, pag once na inaksyonan, kahit anong hirap, ano lang yan, chicken lang yan, mabilis makuha natin yan.